Ang tanong, ano-anong mga ahensya ang nangangasiwa sa pagsasanay sa PNPA, NPTI at iba pa? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button at notification bell para otomatiko kang ma-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating justice buddy, Attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito ang ating update patungkol sa Law Enforcement Administration or LEA. So, ano-ano ba ang mga bagong batas at alituntunin na konektado sa ating pambansang pulisya? Republic Act No. 11,279, dated April 12, 2019. Tungkol saan naman to? An act transferring the Philippine National Police Academy or the PNPA and the National Police Training Institute or the NPTI from the Philippine Public Safety College or PPSC. Posibleng itanong to. So ano bang nakalagay dyan? Diba, dun sa ating binasa kanina, ito yung Philippine Public Safety College. Ano ba yung PPSC na yan? Yan ang premier educational training institutions para dun sa mga gustong mag-pulis, mag-bumbero, o mag-jail officer. Yung tri-bureaus. Dati, ang PNPA, dyan sa Silang Cavite, ang PNPA at yung NPTI, dati under yan ng PPSC. Tanong, ano bang meron sa PNPA? Ang PNPA, yan ang akademya or paaralan ng mga gustong maging official kanad. Halimbawa, high school graduate, qualified yan. Pag gusto mong maging official kagad, mag-aaral ka lang dyan sa PNPA, 4 na taon, pagka-graduate mo, ang pinakamababang ranggo mo kagad ay police lieutenant kung papasok ka sa PNP. Pagka sa jail naman, sa BJMP, jail inspector. Pagka sa BFP naman, or Bureau of Fire Protection, fire inspector, ang initial rank sa pagpasok. E ano naman itong NPTI, or the National Police Training Institute? Yung NPTI naman, na under din ng PPSC dati, yan naman yung nagkakonduct ng training para sa mga gustong maging patrol woman or patrol man. So, ibig sabihin, mula sa PO1 dati hanggang sa Police Executive Master Sergeant. Ibig sabihin sa mga non-commissioned officer, from patrolman hanggang Police Executive Master Sergeant. Yung PNPA naman para sa Police Commissioned Officer. At tandaan nyo yan ha, para hindi kayo malito ha, yan dati. Yung PNPA and NPTI dati under ng Philippine Public Safety College. Kaya lang, sa bagong batas, nandiyan din yan sa ating memory aid na libro, sa LEA, sa bagong batas, April 12, 2019 lang, RA 11,279, yung PNPA at yung NPTI wala na sa PPSC. O, pag tinanong kayo sa board, saan napunta yan? Sino na ngayon ang may control ng PNPA at NPTI? E di walang iba kundi ang PNP, Philippine National Police. So sila na mismo ang nagpapatraining sa mga taga-PNPA at NPTI. Nakuha, tanong, bakit nangyari yan? Dahil nung mga nakakaraang mga taon, nagkaroon ng issue na karamihan ng nasasangkot sa corruption at sa mga hindi magagandang ugali ng mga bagong pulis. Bagong pulis, ibig sabihin, kung non-commissioned officer, yan yung mga dating PO1. Nag-graduate ng NPTI. At yung mga bagong officer, nag-graduate ng PNPA or police lieutenant na, dati kasi merong mga pag-aaral at statistika na nagsasabi na pagka mga bagong pulis, marami ang nasasangkot sa corruption at hindi magagandang pagkilos o paggawa. So ngayon, sinisisi nila, kasi naman sabi ng mga taga-PNP, mga generals, eh kasi hindi naman kami ang nagpapakandak ng training yan eh.
ang nagpapakandak ng training ng PNP at NPTI ay PPSC. Kaya daw, may problema sa training. Dahil doon, gumawa ng batas ang ating kamara. Ginawa nila, trinansfer na nila. Ah, ganun ba? Sige, itatransfer na natin ang pagpapatraining ng PNPA at NPTI sa PNP na mismo. Para pag gumawa ng katarantaduan yung bagong pulis, wala na tayong sisisihin kundi yung PNP mismo. Kasi kayo na nagtetrain dyan eh. So, yun naman ang nangyaring konsekwensya sa paglipat ng supervision at control mula sa PPSC papunta ng PNP. Dahil nawala na ang PNPA at NPTI sa PPSC, ang susunod na tanong natin ay, what are the remaining elements of PPSC? Ano daw yung mga natitira pang elemento or bumubuo sa PPSC? Kasi nawala na yung PNPA at yung NPTI. Basa? Philippine Public Safety College. The PPSC is composed of the following. Number 1, National Police College or NPC. Number 2, National Fire Training Institute or the NFTI. Number 3, National Jail Training Institute or the NJTI. At pangapat? National Forensic Science Training Institute or the NFSTI. So, apat na lang dahil nawala na yung dalawa. Yung PNPA at yung National Police Training Institute. Ano bang mandato nitong apat na to? So itong NPC or National Police College, dyan naman magte-training yung mga police commission officer. Diba? Halimbawa, saan nga nagte-training yung mga police non-commissioned officer? Sa NPTI. National Police Training Institute. Tapos yung police lieutenant naman, graduate naman sila sa PNPA. So halimbawa, ito na, police lieutenant na sila. O kaya, tapos na sila sa NPTI. So gusto na nila maging kapitan, police captain. Pag gusto na nila maging police captain, dito sila magte-training sa National Police College. National Police College. E yung mga susunod naman, National Fire Training Institute or the NFTI? Ano naman yung National Fire Training Institute? Diyan naman magte-training yung mga gustong maging Fire Officer 1 hanggang Senior Fire Officer 4. Ibig sabihin mga Fire Non-Commissioned Officer. Nakuha? National Jail Training Institute or the NJTI? So, ibig sabihin, dyan naman magte-training yung mga gustong maging jail officer. Jail officer naman yan. So, ibig sabihin, BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Itong isa, yung pangalawa, dyan naman yung Bureau of Fire Protection. Yan ha, para pag tinanong kayo, alam nyo yung mga sasagot ha. Ito, magsisimula sa Fire Officer 1, yung National Fire Training Institute ha. Kung gusto mo maging FO1, dyan ka mag-training. Ito naman, gusto mo maging JO1, dito ka sa National Jail Training Institute. Kasi kung gusto mo maging fire lieutenant or fire inspector, o kaya naman jail inspector, saan ka mag-training? Diba? Sa PNPA. Sa PNPA, kahit PNP yung nakalagay dito sa PNPA, pang fire inspector yan at pang jail inspector. Pero kung dito ka sa non-commission, dito ka sa National Fire Training Institute or National Jail Training Institute. So malinaw yan ha. Susunod na training institute ay National Forensic Science Training Institute or the NFSTI. Yan, pag gusto mo na mag-specialist, forensic science, dito ka na magte-training. Yan ang mga natitirang elemento ng Philippine Public Safety College. NPC, NFTI, NJTI, and NFSTI. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 1320, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulong.